Hello guys, what's up? So welcome back na naman sa aking YouTube channel. Guys, Archery nagbabalik para sa isa na namang bike comparison video. Guys, hindi tayo magbabike check ngayon. Magko-compare tayo dito ng apat na mountain bike. So kung ikaw ay naghahanap ng mountain bike at ang budget mo ay 12,000 to 18,000, tamang-tama sa iyo ang video na to. Kasi itong apat na to ay nag-range from 12 to 18,000. Ayan guys, syempre dito yan sa Taurus Bike Shop, dito yan sa Marilao, Bulacan. Ayan, wala na tayong intro video guys, hindi pa tayo sanay gawa yun. Diretso tayo agad dito sa bike comparison ng apat na Pinewood mountain bike. So ayan guys, yung apat na mountain bike na pagkukumparay natin sa isa't isa, ayan, sabihin ko muna yung mga model. Guys, ito lahat ay Pinewood. Ayan, so sa mga naghahanap ng 12,000 or ng mountain bike na ang budget ay within 12 to 18,000. So tama sa ito. Pinewood Easter, Pinewood Challenger, Pinewood Trident Flux, at Pinewood Dynamite Trail. So lahat ng mountain bike na yan guys, meron akong bike check video. Kaya hindi na natin masyadong i-check yung mga parts na yan. Pagkukumparahin lang natin yung mga parts nila isa-isa. Ayan. So yung Easter guys, Pinewood Easter, nagkakalaga to ng 12,000 pesos. Ang Pinewood Challenger, nagkakalaga yan ng 15,000. Ang Pinewood Trident Flux ay 16,500. At ang Pinewood Dynamite Trail ay 18,000 pesos. So lahat ito guys, panalo. Kahit anong kunin mo dito guys, masusulit ang pera mo. Ayan. So tingnan natin, ano ba ang pinagkaiba nung pinakamura sa pinakamahal. Siyempre guys, lahat, itong tatlo na to, 27.5 at 29 available sila. Itong Easter, Challenger at Pinewood, Trident Flux. So lahat yan, pwede kang bumili ng 27.5 at 29, same price. Guys, take note ha, same price kahit 29 ang kukunin mo. O diba? Dito naman sa Pinewood Dynamic Trail guys, 27.5 lang ang available. So nakakalungkot, walang size 29, pero pwede naman yon guys, pwede mo naman taasan yung upuan mo. So kung matangkad ka, diba? Ayan. So 27.5 lang yan. Ulitin ko guys, hindi magbabago ang price kahit 29 ang bilin mo. O diba, panalo na agad dun guys. Okay, simulan natin ang comparison. Unahin natin ang preno, tingnan natin. So dito ang preno niya ay Simmers. Ayan. So parang Seaman lang ano. Sa mga mahilig sa Seaman dyan, mga ninisid. O dito, uy, Shimano na. O ba? Diba? So nag-upgrade dito. Sa kabila, uy, nag-Shimano na rin siya. At dito sa kabila ay Tektro. Ayun. So Tektro laban sa dalawang Shimano at sa Seamer. So kahit alin dyan, panalo na ang iyong hydraulic brakes. Tapos sa shifter naman guys, dito wala. Naka-1x lang siya. Shifter na 8-speed. So 8-speed Shimano tayo dito. Ayan, tourney yata kung hindi ako nagkakamali guys. Ay, oh yun, tourney nga. Tourney 8-speed. Dito naman guys ay Altus. Ayan, Altus na 2x9. So 8 tapos 9. Ang ganda, pasunod-sunod. 1 tapos 2. Ayan, tingnan naman natin dito. Oy, naka-Altus pa rin to. Ayan, 3 naman dito tapos 9. Oh, dumadami tayo ah. Dito 1x8, 2x9, ito naging 3x9. So padagdag ng padagdag yung ating parts. So padagdag ng padagdag din yung presyo. At dito sa kabila, oy, nabawasan naman. Pero naka-Altus na 9 speed. So naka-1x itong ating Dynamite Trail. O, kita niyo na, ulitin natin guys ha. 1x8 tourney, 2x9 na Altus. Ayan. Dito 3x9 na Altus. At syempre dito ay naka-Alibio 1x9. Ayan o, diba? The rest guys, yung handlebar niya pare-pare siya na alloy. At dito guys, yung ano niya, yung stem niya naka-negative positive. Prek to, prek, parehas na prek. At dito parehas na Pinewood. Ayan. So halos parehas lang siya. At ang frame guys, etong Pinewood Easter saka Pinewood Challenger, almost the same ang frame niyan. Yung geometry niya guys, parehas yan na tapered. Tapered lahat to guys.
Ayan. So sinukat ko, 120 mm yan. Pero naiba na dito pagdating kay Trident Plus. Ay maraming uod ng pagkaka-welding dito, tanaw. Etong dalawa na to, smooth welding. Ayan. So nagsimula ang smooth welding sa 16,500. Nag-smooth welding na yan. Tingnan natin kung internal cabling. So internal cabling ang dalawang kable rito. Ayan, dalawang kable, internal. Tapos dito, ganun din, dalawa din. Tapos dito, dalawa din. At dito, apat ang internal. So, dalawa, dalawa, dalawa. Dito, tatlo. So, lamang ka na agad dito kasi fully internal tayo rito. O, di ba? So, sa fork tayo, guys. Ito na kinaabangan ko, yung fork. Dito, guys, parehas na uding. Alloy lahat yan, guys. Kita mo naman, ang ganda ng fork. Alloy na siya. Oh, gustong-gusto ko tong fork na to, guys. Promise, ang ganda. At syempre dito, alloy pa rin na pine wood ang tatak. Ayan, ang ganda nito. At syempre ito, tingnan niyo naman, RockShox na alloy na XC30. So alloy lahat ang kanyang fork. Panalo, kita niyo naman, 'di ba, guys? Oh, alloy lahat 'yan. At ang hubs niya, guys, Prek Shengfu. So pare-pares na alloy lahat yan. Ayan, so alloy lahat. Alloy, and alloy. Ayan. So sa crankset tayo, guys. Crankset. Ayan. Hollowtech. Uy, 15K Hollowtech 1x. Ah, di ba? Hollowtech na. Dito, guys, naka-Hollowtech din. 2x. Ayan, 2x Hollowtech. Dito sa Trident Flux, guys, 3x pero square tapered. Ayan, square tapered siya na 3x. At dito kay Pinewood Dynamite Trail, naka-Hollowtech. Ayan, so ibig sabihin, tatlo pala rito ay naka-Hollowtech. Hollowtech. Ito, naka 3x square tapered. Hollowtech 1x, Hollowtech 2x, square tapered 3x, at 1x Hollowtech. Oh, ganda nito, guys. Sa upuan naman, halos hindi sila naglalayo, guys. Pare-pares yan. Ang gaganda rin ang upuan nila, oh. Oh, di ba? At yung kanyang, ano, yung seat post, guys. Pare-pares lang din ang seat post yan. Tingnan nyo, oh. Pare-pares lang din ang itsura ng seat post. Puro alloy ang seat post nyan, guys. Ayan, puro alloy. Ayan, oh. Pare-parehas. Naiba lang yung tatak. Dito, prek. Doon, pine wood. Ayan. Sa pedal tayo, guys. Ang pedal natin, alloy. So, alloy lahat. So, pare-pares lang din, guys. Ayan. Sa gulong, halos pare-pares lang, guys. CXT Jackrabbit. Ito, CST. Ito, ito yata yung walang tatak na niya, guys, eh. Ayan. At ito, compass. So, guys, additional info lang, guys. So, lahat yan, lahat ng frame niya, guys, meron siya ditong design na... Ano ba to? Triangle dito. Ayan, lahat yan ha. Pero dito, walang butas. Pero yung tatlo na yan, guys, may butas yan. Itong Dynamite Trail. Itong Challenger, may butas yan. Saka itong Easter, may butas din yan. At yung brake nila sa likod, guys. Itong dalawa, nasa loob ng frame. Ayan, nasa loob ng frame. Pero ito lang. Ito lang bukod tangi ang nasa labas. Itong Trident Flux. So the rest, yung tatlong mountain bike na kinocompare natin ay nasa loob ang kanilang brake caliper. Ayan o, nasa loob. O, di ba? Pero ang ganda pa rin ito, guys, kahit nasa labas siya. Ang ganda ng pagkakagawa ng pagkakamount. So lahat ay post mount. Ito pa, guys, yung nakita kong pinagkaiba ng ibang bike dito sa kinocompare natin. Itong dalawa walang bridge. Ayan, kita nyo, guys, oh, walang bridge. Ato, wala rin bridge. Pero sa ilalim, meron. Pero itong dalawa, meron parehas. Ilalim, taas. Ilalim, taas. Ayan. Oh, ayan. Pero wala namang daw masyadong kaibahan kung walang bridge. Ayan, oh. Di ba? So, yun na yung comparison natin, guys. Hindi naman tayo masyadong nag-detailed comparison kasi... Meron naman akong bike check video niya, guys. Panoorin niyo na lang sa aking YouTube channel.
So, yun lang yung pinagkaiba nila, guys. Ah. Ayan, oh. So, ulitin ko. Ah, Pinewood Easter, 12,000. Pinewood Challenger, 15,000. Pinewood Trident Flux, 16,500. At Pinewood Dynamite Trail ay 18,000 pesos. Again, take note, guys. Kahit alin dito ang kunin mo, panalo. Ah, panalo na to, guys. So, budget na budget para sa naghahanap ng mountain bike na may budget ng 12 to 18,000 peso. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop. Yan, oh. So, yan ang ating bike comparison video, mga guys, ng apat na Pinewood. Pinewood Easter, Pinewood Challenger, Pinewood Trident Plus, at Pinewood Dynamite Trail. Himala, naalala ko na sila, guys. Kanina, hirap na hirap akong kabisaduhin. 12,000 to 8,000 tong mga mountain bike na to, guys. Panalo-panalo tayo dito, guys. So, masusulit na yung pera yung pambibili mo dito. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan. So, ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang contact number, Facebook link, at Google Maps sa mga gustong mag-avail ng mga mountain bike na to, guys. So, flex ko lang. Sementado na ang kanilang kalsada rito, guys. Oh. So, madali na kayong makakapunta. Di ba? Dati kasi ginagawa. Ayan, eh. At, guys, huwag pindutin ng like. At huwag pindutin ng comment, di ba? At huwag pindutin ng subscribe button para hindi kayo notify sa mga bago nating video na upload dito sa aking YouTube channel. Road to 6,000 na tayo, guys. Ayan. Maraming salamat sa mga supporta dyan at sa mga susuporta pa, advance thank you. Hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Maraming salamat. Bye-bye!